CJ and Mac. CJ. 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 Anyway, wala na si Ken, nasa kabila, and si Dexter nandun din. Pero ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Yung first build ano? Natin, yung first build natin na, ano, na body lift na Ford Ranger Raptor. Yung next generation next Raptor, generation. No? Siya yung isa sa mga una. And I believe ito rin yung unang nakabitan natin ng mga yes. Hammer goodies all the way. And naka 22 inches to. Yes. 22 ba? Tama 22. Na? Yes. 22 by 12. So anyway, ito siya, no? Guys, we present to you Project Pioneer. This is a straight pull build Pioneer wrap around front bumper, rear bumper, power board, and roll bar, no, CJ? Sa wheelset, anong kinabit natin dito, bro CJ? Ang kinabit natin na wheelset dito is yung sa tires natin, BFG na KMP 37 by 13.5 22. Sa wheels naman natin, si Fuel Arc na 22 by 12. Ganun siya kalala. Yung common question yan, hindi ba tatagtag yan pag nag 22s na tayo? Pero ang aim kasi ng client is to go a bigger wheelset, lalo na Ford to and American build. Pero tatagtag ba siya? Sa tires po kasi natin, ang kinaganda ng KM3, hybrid siya. Mm-hmm. So, kung pwede mo siyang gamitin through city drive and off-road, no, hindi siya nagkakaroon ng vibration, hindi din siya nagkakaroon ng mga additional noise, sa, especially din sa steering, wala rin tayong mararamdaman. Ganun siya kalambot kumpara sa mga ibang mud tires na konting bilis lang, maririnig mo na mararamdaman mo na yung ano. Hindi natin nasasuffer masyado kasi hindi naman tayo nag-pull yung malalaking tread masyado ng tires. And yun nga, hybrid siya. And then sa height, paano natin nakuha to fit this 37 na 22s? Actually, yung sa height niya, nag-add tayo ng, ano, ng king spring, yung progressive coils natin. So, additional na to, no? Sa Fox. Yes. Naka-Fox suspension. Na... Tapos, nag-add lang tayo ng body lift. Yun yung classic engineered natin. Tsaka, nag-lift din tayo ng 2 inches using yung King progressive coils natin. Additional din dun sa height niya. Okay, pasok ka. May special guest po kami. Yung nakikita niyo dun sa Autopot Auto Center, nagsasalita siya yun. Hi. So yun nga, add ko lang din, hindi siya matagtag kasi yung aspect ratio natin kahit naka 22 siya, naka 13.5. So hindi siya parang ano eh, naka low profile yun. So hindi siya naka low profile, so hindi pa rin siya matagtag. Saka yung King progressive coils natin, tapos plus yung Fox suspension natin, perfect combination. Sa body lift bro, ano ba yung advantage and disadvantage niya? Ang advantage nung having this kind of body lift na ginagawa natin, addition doon sa suspension or yung spring lift natin, number one, advantage noon is yung water wading mo tsaka yung height mo is mas mataas yung ground clearance mo compared doon sa naka 2 inches ka. Tsaka yung foggy points na high foggy points. Mo, na hindi naman siya nag-sacrifice kasi nag-body lift, hiniwalay natin yung body and the chassis. Actually, hindi naman. Kasi dito sa Autobot, yung ginagawa natin na body lift bago natin ilabas, is marami tayong series of test drives, quality checking bago yung release. And we do this kasi sanay tayo and we don't go over the safety height requirement. Kasi may ibang client, di ba? Gusto nila, ay gusto ko 3 inches, gusto ko mas mataas pa. Pero yung capacity lang, yung pinaka-tire is advisable is 2 to 2.5. Actually, 2 inches is mataas na yun. Kasi sa coil spring, sa body lift, sa tire mismo, sa wheelset, magkakaroon ka rin ng extra height. So kung suspension mo 4 inches o 2.5 lang, expect mo mga 3 point something. Because of the meron din silang option yung tinatawag natin na ano, drop kit. Yeah. Drop kit. So more than 4 inches. Yeah, pwede natin siya drop. Parang si Project Snake Eyes natin, 9-year-old build, na naka-drop kit yan. Yes, buong-buo pa rin. Well tested na rin yan. Wait, balikan lang natin si Hammer, may specific designs kasi. So, kinabit natin dito is the Hammer Atlas. Sa front bumper, sa rear is Anova series. And then yung likod natin is yung Victor roll bar, kung hindi ako nagkakamali. And then the power board is by Hammer also. Pero yung roof rack natin, doon lang siya na iba ng konti kasi na base rack tayo by ARB. Parang time na yan yata, wala pa si Hammer roof rack. Tapos yung the specific power board, meron na tayo lumabas na second generation din. Yung may ilaw na yung pangalan and may lining mo. Tri-fold cover, pero si Hammer, ito yung revolver natin. Meron din tayong isa, kung gusto nyo mas mabilis yung access, yung automatic lid.
Pero kung gusto nyo mas flat and minimalist, at saka mas mura kasi ito. Pagkano presyo natin dito, Brodex? 45. And then sa automatic roller din natin is 68. So para at least alam ng client. Sa bumpers, bro, balikan natin. Ano yung price? Bigay natin yung price ng bumper, front, rear, and roll bar. Ang price ng Hammer Atlas natin is 85. And then SRP. And then si Hammer Rear Nova Series naman is 65. SRP. Yung Victor roll bar natin, nakaka-Victor ay Pioneer. Nasa 62.5. 62.5 and then our power board. Nasa 62.5. Pero hindi nag-rap mo yan, nag-sale ka lagi dyan, di ba? Magkano natin yung sinisale yan? 100%. 100%. Ito, mabilis naman yan eh. Lalo na sa mga packages natin, sinasagot naman natin yung presyo. Para at least, masaya tayo sa atin sila nagtiwala sa build. And masaya rin sila sa presyo na binagay natin. Medyo nakakatakot kasi yung image ng Autobot, maganda yung shop, yung quality, mataas. So, ina-expect mong mahal. Pero, banaway prices tayo. Sa horn and the lights, ano kinabit natin? Sa horn, nag-presets tayo dyan ng PAAA, yung base horn natin. Proper bracket and may relay siya per set. So, mas buo yung tunog niya. Buo paano yung sample ng tunog? Mas buo yung tunog niya. Dapat sample nga daw eh. Yung tsaka ako ba't nagkabit eh. Hindi tayo yung minsan nasa ilalim ng bumper eh. And then with the lights, slim lights lang to, no? Slim light ni PIAA. ARB pala. PIAA kaya sa plan. Sorry, sa dami ng kinako, lalilig ko na rin kami. Ang ganda lang, oh. Tapos nag-amber green light tayo. Simple lang. Dito wala pa tong exhaust dito eh. Pero ngayon meron tayong available exhaust, di ba? We have JTC and HKS exhaust available both on full exhaust parehas for your next-gen Ranger Raptor and Ranger. Fuel arc has two colors, three colorways. Yung may chrome, yung polish, and the blackout. So, naka-ano rin yan, big brake kit na yellow-green, which is Brembo. Mac, ano pa yung, would you like to invite them kung ano meron tayo dito sa HK Plus? Yun. Si Mac po yung lagi nyo makikita dito. Invite ko lang kayo, meron tayong additional... Pero kung pay dito. Ah, wala. So, meron tayong additional services dito sa Autobot. Hindi lang tayo just on our own modification. Nag-cater na rin tayo ng services like maintenance. Yung mga, let's say, meron tayong 22 point na pwede natin isama sa PMS. Can you enumerate? Ano ba yung 22 point na yun? Number one, car wash. Yeah. It's a proper 22 point check-up. Yeah. Lalong-lalo na hindi lang natin hinuhulaan kung ano talaga sira kasi sinasaksakan natin ng computer diagnostic. Yeah. So, there, it wouldn't lie. Makikita rin natin dyan, mostly, well, most of the problems that encounter is, ang sabi sa pinasukan nila na change oil na, pero hindi pa pala na change oil. Yeah. Sinabi lang na change oil na. So, as the customer, we wouldn't really know kung na change oil na ba talaga. Yeah. Tapos, yun, add ko lang, let's say na nagpupunta kayo dito just for PMS, hindi lang tayo basta-basta nag-PMS. So, yun nga, yung 22 point natin na inspection, kasama na doon yung checking of yung mga belts natin, pati yung mga filters natin, number one yan. Kung naka-join kayo or join kayo dun sa Autobot Viber community natin, ipopost na lang ni Matt, nagbibigay kami ng information, kumbaga yung Autobot 101. Na kung ano yung kailangan natin kumbaga palitan or aalagaan sa kotse natin, hindi lang just on modifications or magpapogi ng sasakyan. We want to deliver more kasi yeah. marami na ring shops who really caters of off-road builds, pero we want to, mas laliman yung how to serve our clients with our service center. And since yun din naman ang mostly nila request nila sa atin. Hindi lang tayo sa off-road rigs, no? We yes. just cater to SUVs. AUVs, trucks, yeah. Lahat. Kung may fleet, yan. We also cater naman lahat. Even the passenger cars. Passenger cars. We cater that. We have the best brands naman when it comes to filters, K&N, Bosch, etc. Sa oils din, same as well. We have varieties, depende kung ano yung mas kailangan ng engine natin. So, yung best mechanic meron tayo dito. Tsaka Ceramic din. Yan, camber alignment din, add na rin natin. Meron tayong camber alignment din dito. So, once in a while, after let's say mga 20,000 PMS ninyo, drop by, i-check natin yung camber alignment ninyo para i-design the tires. Anyway guys, thank you again for watching and enjoy Project Pioneer. Riding on the pavement, don't care.
fight, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.